What's up mga patid? So nagbabalik na naman si Boss Lucio at meron akong ituturo sa inyong napakalupit para mas lalo maka-engage sa inyong mga viewers. Ito ang instant replay. So mga patid natin, saktong-sakto to sa mga naglalaro ng mga Mobile Legends, Call of Duty at Valorant. Kung may mga nagagawa kayong mga highlights moments sa iyong game na gusto ninyong ipakita sa inyong mga viewers or gusto ninyong i-clip. Guys, saktong-sakto tong instant replay at guys, sobrang nakaka-high-end ito ng streaming setup. So tara, huwag na natin patagalin, umpisa na natin. So bago ang lahat, eh kung ikaw ay naghahanap ng mga animated webcam overlay or ng mga stream overlay para sa iyong streaming layout, o sabihin na natin gusto mo ng mga high-end alerts, eh saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.TV. Sa Own.TV, nandito na ang lahat ng needs mo kung ikaw ay streamer or content creator. Pwede kang gumawa ng sarili mo dito mga badges or avatar. May mga iba't ibang overlays din para sa different platform and ang lahat ng klase ng template eh meron dito para sa iyong streaming layout. Once na nakapili ka na, meron kang option if you buy a single or a package. But I must recommended na bilhin mo ang package dahil meron ka ng overlay, stream alerts like followers, donations, new subscriber, and etc. At syempre, nandito rin ang webcam overlay at napakarami pa. So, ang lahat ng ito, it's all animated and high quality. So, ano pang inaantay mo? May lalabas na link dyan sa screen. Yan ang www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. And syempre, dahil love na love kayo ni Boss Lucio, meron kayong 50% off pag bumili kayo dyan at ginamitin nyo ang aking link. Basta wag lang po ninyong kalimutan gamitin ang coupon code na Lucio mga patid, automatic na 50% off na yan. So tara, balik na tayo sa ating topic. So first, bago ninyo buksan ang inyong mga OBS Studio, kailangan nyo munang i-download itong Move Transition. So mga patid natin, simple lang yan. From the Google, search nyo lang po Move Transition OBS and lalabas na po itong Move Transition OBS Forum. Click nyo lang po yan and makikita nyo po dito yung download and pwede nyo pong i-download dito ang iba't ibang mga installer mga patid, but I must recommended yung updated na. Once na na-install nyo na yan sa inyong mga OBS, tara buksan na natin ang ating OBS Studio. So from your OBS, punta muna tayo sa settings. And under the settings, go to output mode. And now, makikita nyo po dito yung replay buffer sa ibabaw mga patid. Make sure na naka-advance output mode tayo. So kung ikaw ay naka-simple mga patid, ilagay nyo lang siya sa advance. That's it. Napaka-simple lang, di ba? So click the replay buffer and makikita nyo po ito, enable replay buffer. So guys, lalabas itong window na ito guys and makita nyo yung maximum replay time. So guys, it depends sa inyo kung ilan yung segundo na gusto ninyong ma-replay. Pero recommended ko para sa mga naglalaro ng mga Mobile Legends, Call of Duty or Valorant guys, 15 seconds pataas. Pero again mga patid, pwede kayong mag-experiment dyan. Huwag lang po 5 seconds pababa mga patid. So 15 or 20 seconds mga patid, it's good na for instant replay. So guys, pipiliin ko 15 seconds and punta tayo dito sa recording tab. Makikita nyo po dito yung recording path. Sa recording path mga patid natin, make sure na tama yung folder nyan. So madali lang naman yan guys, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong folder guys. Basta make sure na yan yung nakalagay dyan. And sa recording format mga patid, maraming option para sa video format. So nandyan yung mga MP4, pero guys, the best is MP4. And sa encoder, again guys, is same for the streaming, is NVIDIA NVENC. But if you don't have a GPU guys, no choice kayo, the X264 lang ang option ninyo. And para naman sa rate control, choose the CBR or the constant bitrate mga patid. And for the bitrate guys, recommended ko dito 50,000 pataas. To be clear lang mga patid natin, para hindi kayo malito, magkaiba ang explanation ng bitrate sa recording and streaming. Sa streaming, ang bitrate ay kinukuha sa inyong upload speed mula sa inyong mga internet provider. Sa recording naman, ang bitrate mga patid natin ay kinukuha sa inyong mga storage. So if you have a big storage, halimbawa guys, meron kayong 1TB na storage mga patid, ay mas recommended na taasan nyo na yung bitrate. That's why 50,000 yung nakalagay sa akin para sobrang high quality yung video. So guys, take note nyo yan ha. Baka isipin nyo recording 50,000 bitrate, napakataas nun para sa internet ko. No, no, no guys. Magkaiba po ng explanation yon ha. So sa keyframe interval mga patid natin, make sure it's 2. Sa preset mga patid, max quality nyo dahil ito yung recording. Profile high and then turn off the psycho visual tuning mga patid. Naka-uncheck po yan. And the last is the max B frame guys.
it's one or two mga patet. It's up to you guys, one or two guys, it's good. And from here, go to general, makikita nyo po dito yung automatically restart replay buffer when streaming. So guys, check nyo po yan, make sure na naka-check yan, and punta sa hotkey mga patet, and makikita nyo po dito sa hotkey na meron tayong instant replay, so maglalagay tayo dyan ng hotkey button. So kung hotkey ko guys is shift 1 mga patet natin, automatic, once na pindutin ko yan, meron na akong instant replay. So click apply and then okay. So now uumpisa na natin yung setup para sa ating replay. So guys, ako ang gagamitin nating demo dito, it's a Mobile Legends mga patid. So first mga patid, lagay muna natin yung ating main scene. So example, dito nakalagay yung aking Mobile Legends. Add natin video captured device, yung aking captured card, Mobile Legends. Click okay. And hanapin natin yung ating captured card mga patid. Ayan na nga, okay. And that's it. And now again, punta sa scene. Add naman tayo dito guys ng replay scene. So from here mga patid natin, balik muna kayo sa inyong mga main scene, mag-record muna kayo ng kahit anong scene lang guys para makuha ninyo yung folder. So click the start replay buffer mga patid, and makikita nyo po itong logo na ito. So mga patid natin, yan po yung ibig sabihin, kukunin nyo na yung replay. So wait lang kayo ng 15 seconds kasi 15 seconds yung nilagay ko na recording buffer natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 and that's it. Click that. And makikita nyo po under here, makikita nyo po dito sa ilalim na may replay buffer saved na nga dun sa folder natin. And ngayon mga patid, balik tayo sa ating replay scene. From the replay scene mga patid, punta sa source, add, lagay tayo dito ng media source, and lagay natin dito replay. And now, hanapin natin yung folder natin na may replay, and that's it. So from under the tools, makita nyo po dito yung script, and from the loaded script mga patid, click the plus button and lalabas itong folder na to. Hanapin nyo lang po dito yung instant replay from your media source na lalabas dito mga patid. Ilalagay nyo po dito yung replay source. That's why malaking bagay na naka-rename lahat ng scene and mga sources nyo para alam ninyo kung ano yung dadamputin ninyo. So click media source. So nakita natin replay. Click close and automatic na po yan. So balik tayo sa ating main scene. And after that mga patid, wag na wag ninyong kakalimutan yung hotkey na nilagay ninyo para sa inyong instant replay. Kasi yan yung magti-trigger para makapture yung replay. So ngayon, papatay tayo ng kalaban or gagawa tayo ng combo highlights guys, or yung mga gusto ninyong ipakita para sa inyong instant replay. So, alibawa mga patid natin, yun yung gusto nyo, Ctrl-Shift-1. So, guys, automatic na yon. Pagpunta nyo sa replay scene, so, guys, lalabas na po yan. Panoorin po natin. Hindi ko na po inawakan yung phone ko. It's a replay na mga patid natin. Okay? Oh, di ba? Astigo. Oh. So, guys, ganun lang ka-simple mga patid natin itong instant replay. And then, guys, balik na kayo ulit sa inyong mga main scene. So, subukan pa natin isa pa. So ngayon, patay na natin siya guys. Ctrl-Shift-1. And punta tayo sa replay scene natin. So ngayon, mga patid natin again. Tinataas ko pong kamay ko. Napapanood nyo ngayon, it's replay na lang. So ganun lang kasimple siya. So ngayon mga patid natin, gagawin natin siyang more dynamic or mas maayos para sa ating live streaming. So napaka-simple lang naman nito. So syempre mga patid, balik lang kayo sa inyong mga OBS mga patid. And now lagay tayo ng scene dito. So ito yung gagamitin natin, playing scene. So add tayo dito ng scene. So guys, click natin yung ating main scene. So guys, ito yung ating Mobile Legends. And from here mga patid, lagay tayo ng replay scene. So click the scene. So lagay natin dito yung replay. And now, pwede nating liitan or lagyan guys ng ibang mga overlay or whatsoever guys. Okay? It's up to you. Nasa sa inyo na mga patid kung paanong layout yung gagamitin ninyo para sa inyong instant replay. So now, punta tayo ulit sa settings. So from the settings, punta tayo sa hotkey and hanapin natin yung ating playing scene. From the playing scene, makikita po natin itong replay scene. Okay, show and hide. Makita nyo po dito, lagay po natin dito. Kunyari, it's one mga patid for the show and the hide. So click apply and then okay. So now, halimbawa mga patid, naglalaro kayo and gusto nyo pa rin ipakita ang inyong replay scene mga patid natin. Click again the number 1, lalabas po dyan yung replay o yung last na na-captured ng inyong instant
instant replay. Ganun lang kadali mapatid natin itong instant replay. Kung kayo naman ay may mga Elgato Stream Deck, mas maganda at mas magkakaroon ng multi-action sa isang pindutan lang. So guys, ito para sa may mga Elgato Stream Deck dyan. So from your Stream Deck application or the software mapatid, punta lang tayo dito sa ating Stream Deck mapatid. Makita nyo po itong multi-action. So drag nyo lang po siya dito. So ngayon mapatid, punta tayo dito sa OBS Studio. Click the scene and then drag here. Click the layout mapatid. So unahin natin yung replay scene. And now lagay tayo ng delay. Lagay tayo ng delay like a 4 seconds. And that's it. And now click the scene again. So click naman natin dito yung ating playing scene. And lagay tayo ulit ng stream delay. And lagay natin dito 6,000 seconds. And ilagay natin ulit yung last scene para bumalik tayo sa original from the main scene. And that's it. So ganito magiging effect niya mapatid natin once napindutin na natin yung ating stream deck. So in 3, 2, 1. So pupunta muna siya sa replay scene. And after 4 seconds mapatid, babalik na siya sa playing scene mapatid. And now, babalik siya doon sa ating main scene. So ganun ka simple, ganyan ka effective pag mayroon kayong mga stream deck. So para sa ating last part mapatid, dito na natin gagamitin yung move transition para mas lalong swabe ang inyong mga live streaming setup instant replay. So from your OBS mapatid, punta lang sa scene transition and makita nyo po dito yung faded mapatid, add the move transition and click OK and pwede nyo yung tignan dito in preview kung paano po yung magiging transition niya. So nasa sa inyo na yan, pwede nyo pong palit-palitan yan dito sa appearing time mapatid and disappearing time. So guys, ako hindi ko napapalitan, click OK. So guys, ganito na po ang magiging effect niya guys once na magkakaroon na kayo ng replay guys. Okay? Balik tayo sa ating Elgato Stream Deck. Pindutin natin ulit siya in 3, 2, 1. So guys, ganyan na yung magiging effect niya mapatid natin once na nagpapakita na kayo ng instant replay, diba? Mas suwabe siya para sa inyo mga viewers. Siyempre mapatid natin, ito pa rin yung aking pinangako. So shoutout kanila Simple One Snap Vlog, kay Ares, kay The King J, Ronald Buenafe, Opa King Vlogs, Nakario Gaming, Lars B, Kivon Gaming, Jedris Place at kay Christeline De Leon. So shoutout sa inyo mga patid. Again, sa susunod pag may nakita ako mga nag-join mga patid or nag-membership sa ating channel, yan ang ating priority for the shoutout. Road to 100k pa rin tayo mga patid. Kaya kung gusto nyo pa makita ng mga streaming tips, PC build, unboxing, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at chumalita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis De Arteves, aka Boss Ducho, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!